Let the bass kick. Hi guys! Welcome to the vlog! Ngayon, ang gagawin natin, i-flex ko lang sa inyo ang paggawa ng aming kwarto sa aming bahay. Actually, naman namin bahay yan. Bahay ng lola ko yan. So, lalagyan namin ng kwarto dahil nga may nabili kaming aircon para sa bahay. Para medyo lumamig-lamig yung bahay. Ayan, pinagawang ko ng kwarto para yung sakop ng aircon masakop lahat ng buong kwarto at hindi mahirapan yung aircon sa paglamig. Ayan, so inaayos na, nilalagyan niya ng insulation yung aming bubong, inalagyan na ni tatay, yan, tatay ko yan. Nilalagyan niya na ng insulation yung bubong and then lalagyan niya rin ng ceiling yung bubong para medyo mas less yung init na pumapasok sa bahay. So, yung isolation foam na yan, nabili ko yan sa Lazada ng mga 1,700 kasama na yung shipping fee. So, mga 10 square meters yung nabili ko sa Lazada and na-deliver siya after a week or mga 4 days bago siya na-deliver sa bahay dahil nga naka-ECQ kaya medyo kahit Manila, mahirap na mag-deliver yung mga online selling. But still, deliver naman sa amin. Ayan yung lalagyan pa ng isolation na sa bubong para, kasi malaking tulong yan na magkaroon tayo ng isolation sa bubong para mas li-less niya yung init ng pasok ng init sa bahay natin. Then lalagyan niya ng ceiling. So ayan, ginagawa na ni tatay. Ayan yung natapos niya na isolation foam. Nalagyan na lahat and then lalagyan na yan ng ceiling. Ano ba ang Tagalog ng ceiling? Nakalimutan ko na. So ayan na guys, no? Medyo nakaluwag-luwag tayo at nakapagpagawa tayo ng mga kahit konting kwarto sa ating bahay at nakapagpalagay tayo ng isolation foam. Ayan, so ngayon gagawin nila, nililipat na nila yung mga gamit para ma-ready na yung gagawing kwarto sa susunod na araw. So sa next vlog natin, i-flex ko naman yung mga paggawa nila ng kwarto hanggang matapos. So hintayin nyo na lang yun, i-upload natin yun sa next vlog natin. For now, ang ginagawa nila, nililipat nila lahat ng mga gamit papunta dito sa magiging sala para nga magawa na yung kwarto. So ayan, unti-unti na nalang ginagawa at nililipat yung mga gamit. So ayan guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano at pwedeng makatulong sa malimit ang init ng bahay. Lagyan lang natin ng isolation foam yung ating bubong para mas malimit yung pinakapasok ng init sa ating bahay. Lalo kung wala tayong pambiling aircon, mas nakakatulong ang isolation foam sa ating bubong. Guys, that's it our vlog for today. Salamat sa pagpapanood at keep on subscribing to my channel. At salamat sa pagsuporta at pagpapanood nyo sa aking mga videos. Sana makikita ulit tayo sa susunod na mga videos na ilalabas ko. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, click on Balengs Hub. Like and comment down below kung ano pong gusto nyo gawin natin sa ating vlog. And click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na nilalabas ko. So thank you guys and see you on my next vlog. Bye!